Talagang mamangha ka sa tuwing siya ay mapapanood mo habang nagla-livestream dahil sa kanyang napaka-cute na itsura at hindi natin may pagkakaila na magaling din siyang maglaro ng Mobile Legends kung saan hindi niya kailangang magpakita ng kahit katiting na balat sa kanyang stream kundi skills lang ang kanyang cute at ang kanyang cute na mukha ang tanging puhunan. Sino nga bang hindi magkakaroon ng paghanga sa taong ito na gagawa natin ng video ngayon? At kung paano ba siya nagsimula bilang isang streamer at bakit nga ba siya minahal ng mga tao? Ohoy! Ano na mga kabatang? Nandito na naman nga pala ang inyong batanggenyong gamer na si Inspi at sa episode na ito ay ating aalamin kung sino nga ba si Dexie Diaz. Kaya ano pa ang hinihintay natin? Simulan na yan! 1, 2, 3, jump! Siya naman si Dexie Diaz Daulat o mas kilala bilang si Dexie. Bunso sa dalawang magkakapatid at nag-iisang babae lang itong si Dexie. Mapapanood mo siya na nag-i-stream sa kanyang Facebook page. Pero alam nyo ba na bukod sa magandang mukha ay hindi siya papahuli sa paglalaro ng Mobile Legends. Kung saan nga ang main hero niya ay Kagura, Fan at Gusion lang naman. At marahil ang iba nga sa inyo ay pamilyar na sa kanya o parang nakita na siya ay hindi ka nagkakamali. Siya nga yung nasa isip mo kabatang dahil ilang beses na ngang naipakita sa ilang palabas sa ABS-CBN itong si Dexie at nagkaroon na rin siya ng maraming commercial sa TV kung saan ang kanyang manager lang naman ay si Augie Diaz na manager din ni Liza Soberano. At alam mo ba na kabatang sobrang dami ng exposure ang nagawa ni Dexie sa TV? Sa totoo pa nga nito ay kung iisa-isahin natin lahat ng ito ay baka maubusan na tayo ng oras dito. Oo kabatang, ganun karami. Kaya baka ang iba sa inyo ay parang namumukhaan siya dahil parang nakita na siya noon sa TV ay marahil may tama ka. Tama ka. Pero ang tanong ay kung bakit nga ba hindi na siya nagka-artista ngayon? Yun ay dahil mas pinili ni Dexie na magpahinga muna sa pagiging artista at mag-focus muna sa kanyang buhay, sa social media at sa kanyang mga sponsors. Na talaga namang nirespeto ng kanyang manager na si Augie Diaz, pero makikita pa rin na may mga short film pa rin na ginagawa sila na kung saan ay mapapahanga ka rin sa kanyang pag-arte na talaga namang napakatalented nitong si Dexie. At sa pagpapatuloy, alam nyo bang si Dexie ay kabilang sa team na Evos Links kung saan ito nga ay all girls group na lumalaban sa pro scene ng Mobile Legends kung saan si Dexie ang kanilang mage chooser na alam naman nating napakalaking responsibilidad ng pagiging isang mage sa inyong team. Kaya nga hindi natin mapipigilan ang karamihan na talagang mapahanga sa kanya kung saan ang iba pa nga sa kanila ay halos mailab na sa kanya. Talaga? Pero alam mo ba kabatang na marami naman na nagsasabing hindi naman talaga magaling maglaro itong si Dexie at nagkataon lang na malalakas ang kanyang squad kung saan ay nahatak nga daw ito sa paglalaro. Ang ano sa tingin mo kabatang? Tama ba ito? Ito nga ba ang dahilan kung bakit ang taas ng rank niya? Pero bago natin sagutin yan kabatang ay gusto ko munang i-share sa inyo na alam nyo bang mayroon lang namang 1.1 million followers itong si Dexie sa kanyang Facebook at sa YouTube channel naman niya ay mayroong 362,000 subscribers kung saan hindi nga active ang sabing YouTube niya marahil ay hindi na niya kayang pagsabayin pa ito sa sobrang busy niya sa lahat ng kanyang pinagkakabalahan ngayon. Kung saan ay tuwang-tuwa nga ang ilang mga kumukuha ng kanyang mga livestream video dahil walang problema ang mga ito kay Dexie dahil mas focus niya ang Facebook gaming ngayon. Pero sa issue na hindi pagtanggap ni Dexie ng mga project sa TV ay marahil malaki na naman ang kanyang kinikita sa mundo ng social media at sa dami ng kanyang mga sponsors ngayon.
at siguro magbabalik lang siya sa pag-aartista kung sakasakaling humina ang gaming, which is napakalabo nga dahil habang tumatagal ay mas lalong lumalakas ang pwersa ng live streaming ngayon kung saan nga ay parang palengke na sa sobrang dami ng nangga-live stream. At alam nyo ba mga kabataan na mismo si Dexie ay hindi nakalampas sa issue na nagkaroon daw ito ng na siya namang hindi pinaniwalaan ng tunay niyang mga supporter. Dahil alam nyo ba na napakabata pa nitong si Dexie para sa ganyang mga bagay. At sa katunayan nga ay nalalapit na ang kanyang karawan sa October 26. At talaga namang bless itong matatawag sa kanya dahil sa ganitong edad ay kayang-kaya na niyang tumulong sa kanyang mga magulang na siya namang nakakahangang talaga. At sa usaping boyfriend naman ay marahil hindi pa nagkakaroon ng boyfriend itong si Dexie. Isa na ang dahilan ay ang kanyang edad at ang pangalawa ay dahil busy pa si Chakno. Joke lang kabatang ha. Pero alam mo, hindi natin may tatanggi na talaga namang nakakakilig ang tambalang ito ni na Dexie at Chakno. Kung saan nilinaw naman ni Chakno na hindi niya papatulan si Dexie dahil daw bata pa ito. Wow ha? Na talagang napakalakas mo talaga, Sir Chakno. Iba ka talaga. Ikaw na ang certified chick boy ng lanong Mobile Legends. Pero mabalik tayo mga kabataan sa issue na hindi naman talaga magaling itong si Dexie. Ay ang masasabi ko lang dito ay makikita mo naman ang galaw ng isang tao sa kanyang paglalaro kung talagang magaling ba siya o nagpapabuhat lang, di ba kabataan? At sa katunayan nga ay walang dapat patunayan si Dexie sa mga taong pilit siyang sinasabihang pabuhat lang sa kakampi dahil ang laro niya mismo kapag napanood mo ang sasagot kung totoo ba ang issue na ito. At sa pagpapatuloy ay si Dexie nga ang isa sa may pinakamataas sa live viewers sa tuwing magla-livestream siya na kung minsan ay umaabot pa ng 15,000 live viewers sa bawat stream niya sa kanyang Facebook page. At sa mga taong gustong malaman kung bakit ganito ang mukha ni Dexie at kung kanino ba siya nagmana, ay ipapakita ko na lang sa inyo ang ilang larawan nilang mag-anak at kayo na lang bahalang humusga mga kabataan. At sa pagpapatuloy nga mga kabataan, gusto ko lang itanong kung may pagkakataon kang magtanong ng isang bagay kay Dexie, ay ano ang iyong itatanong sa kanya? Dahil malaya kang magkomento dyan sa ibaba kabataan at malay natin ay mapanood niya rin itong video na ito at makita ang inyong mga komento sa kanya. Dahil ma-share ko lang kabataan ha, isa sa nagawa natin ng video ay nagpahatid ng mensahe sa atin na nagustuhan niya ang ating video na ginawa tungkol sa kanya kung saan ay lubos tayong nagagalak dahil dito. At siya nga pala mga kabataan, bago ko po man makalimutan ay kilala nyo ba ang hinahangaan ngayon sa teleseryeng Kaden ng Ginto na si Francine Diaz? Hindi ba ay napakagandang artista rin ito? At talaga namang marami ang humahanga sa kanya. At may mga nagsasabi pa nga magkapatid daw silang dalawa. Pero katulad nga ng sinabi ko kanina ay dalawa lang na magkapatid si Dexie at ang kanyang kuya na si Daniel. At ang marahil si Francine at Dexie ay malapit lang na magkamag-anak. At dahil nga dito ay hindi mapigilang may pagkumpara silang dalawa sa isa't isa na talaga namang hati ang mga tao kung sino nga ba ang mas matimbang sa kanilang dalawa dahil pareho naman silang mga talentado at magaganda syempre. Kaya ito rin ang isang bagay na gusto kong itanong sa inyo mga kabataan. Sino nga ba ang bibiliin nyo, si Dexie o si Francine? Comment down below lang kayo dyan sa ibaba at atin niyang pag-uusapan mga kabataan. At maitagtag ko nga no, na ang JessML Facebook page ay nagkaroon ngayon ng Mobile Legends Female League kung saan nga ay kasali itong team ni Dexie na Ebos Links kung saan sila ay nasa finals na ngayon at talaga namang ang laki ng in-improve ng team nila ngayon kumpara sa last season. Marami ang nakakapagsabi na sila na nga raw ang magcha-champion ngayon dahil makikita ito sa results ng mga nakaraang laban nila kung paano nila pinaghahandaan ang bawat game nung nagkakaroon sila. Pero teka kabatang, alam mo ba na ang huling project na ginawa nitong si Dexie ay ang walang katapusang probensyano? At sa katunayan nga nito ay mahigit ilang buwan din siyang nag-stay sa palabas na ito at kung makikita natin sa kanyang mga picture kasama si Coco Martin ay talaga namang mapapansin mo na malapit na malapit sa isa't isa ang dalawang ito.
At dagdag kalaman lang mga kabataan, ang hiling nitong si Dexie ay sumayaw ng ilang mga K-pop song. At kung ikaw ay may balak na ligawan siya, ay kailangan siguro mukha kang opa. Pero biro lang yan mga kabataan. At sa tingin ko kabataan ay hanggang dito muna ang ating video na ito. Kung sa tingin mo ay may nakalimutan akong isama ay malaya kang mag-comment dyan sa ibaba para naman malaman din ang iba. At hanggang sa muli mga kabataan, ito nga pala ang inyong Batanggay Niyong Gamer na si Ms. P. Na nagsasabing kapag kaduo mo ay bobo, last game na tayo. Yun lamang po at maraming salamat. Mwah!